Hi, ako ang inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Gaano kahirap ang share room, isa lang ang CR sa loob ng bahay ni employers. Sa mga nakaranas ng ganito, pwede ninyong i-comment kung ano ang inyong mga karanasan para naman magkaroon ng idea ang mga kababayan natin na paparating dito or mga nag-a-apply pa lang at meron silang mga job offer or job order na share room at one restroom or one toilet only. Ganito ang experience ko ha. Ang video ito ay base lang sa aking experience. Sobrang hirap talaga kapag wala kang sariling kwarto at tsaka walang sariling CR. Unahin ko ang kwarto. Wala kang privacy kasi may chance na papasok sila, papasok si sir o what sa kwarto mo dahil nga may kailangan kunin ganito ganyan. So ang tinutulugan ko ngayon is study room ng lalaki. Anyway, wala talaga silang balak na kumuha ng bahay dahil dalawa lang sila dati. So dahil dumating ako sa kanila at ayun, pinagamit nila sa akin ang room. Okay lang naman sa akin ang share room dahil makapag-adjust naman ako. Bago ang lahat, ang mga employers pala dito, lalo na yung mga small families pa lang, karamihan talaga isa or dalawa lang ang kwarto. Walang kwarto minsan si Cheche or ang helper. Kaya share room sa bata o share room sa popo kung meron ng popo. Kaya ganun guys, ang hirap na wala kang sariling kwarto, walang privacy. Pero okay pa yan na nakakapag-adjust pa ako sa ganyan. Ang pinakahirap lang talaga kapag walang sariling CR. Kasi nakaranas ako dati na may sarili akong CR, may sarili akong kwarto or share room kami ng auntie, okay lang sa akin yun. Pero itong walang sariling CR kasi grabe, minsan gusto mo na talaga mag-wiwi or what, ang gagawin mo sa CR, kailangan mo magmamadali kasi may kakatok na naman. Unang napunta ako dito, nung unang nangyari is nasa ano na ako, yung gustong-gusto ko na talagang magpupo, hindi ka makapagpupo or hindi ka makapag-ihi kasi may gumagamit ng CR, gusto mong maligo ng yung time mo na talaga na maghilod ng yung mga dumi sa buong araw mong naipon na alikabok, nagmamadali ka, hindi ka pa makapag hindi ka makaligo ng maayos kasi nga nagmamadali, lalo na kapag nandito ang mga employers, maya-maya may kakatok. Nung una, nababastusan talaga ako guys kasi umihi ako tapos biglang kumatok. Ewan ko ba, bakit tinataon ng amo kong lalaki na kapag may tao sa loob sa kakakatok, nababastusan talaga ako. Parang walang respeto porkit bahay nila ito. Pero meron pala siyang paliwanag sa ganyan. Ilang beses niya talagang ginawa na kinakatok niya talaga ang CR. Tinataon niya talaga na nandyan ako. So, napikon ako guys. Tapos lumabas ako na nakasimangot. At yun pala, in-explain niya sa akin na ayun, if I don't mind daw, kinakatok niya ang pinto para malaman or hindi ako mag-take more time inside the toilet or what or the shower room kasi may nag-aantay or merong gagamit ng CR. Sabi ko, ah, okay. Kasi hindi ko kasi naintindihan bakit mo kinakatok. Ganun ang sabi ko, bakit mo kinakatok yung CR na may tao naman sa loob. Hindi nalang mag-antay, di ba? Yung mga ganun-ganun. Meron kasi minsan na nasasagot ko sila. So, na-explain niya sa akin. Mula nun, habang pag kinakatok niya, aware na ako na may tao na gagamit. So, yun lang guys, sa pag-uusap lang yan. Pero ang hirap talaga. In the morning naman, kapag day off ko, kailangan kong magising na maaga, alas 5 pa lang. Kasi tulog pa sila, kailangan kong maligo. Na maayos naman ang paligo, di ba? Yung hindi ako nagmamadali. Nataon na naman, na magising na naman siya, kumakatok na naman. So, hindi ko minsan maririnig yung katok niya, naiihi na pala siya. Ayun, nakaabang siya sa labas ng pintuan. Sabi niya, kanina pa ako nag-antay. So, sabi ko sa kanya, para marinig ko, kasi pag nasa loob, hindi ko alam na may kumakatok, lalo na pag naliligo, i-off mo ang light para alam ko na may tao pala sa labas. So, yun na ang settlement namin. Kaya, meron lang talaga dapat kayong pag-uusap. Ang hirap talaga, guys, kapag wala ka sariling CR. So, ito pa, pagdating din sa walang sariling kwarto. Kaya, yung tinutulugan ko is study room ng amo kong lalaki. Kapag nandito siya, hindi siya pumapasok sa office, gagamitin niya talaga yung kwarto ko at maglalak pa talaga yan siya. Hirap na hirap ako. Hirap akong makaligo. Hirap akong makabihis or what, kukuha ng mga damit sa loob. Kasi nandoon ang damit ko sa loob, guys. Naglalak pa yan talaga siya. Paano ako makaligo? So, kung gabi siya lalabas, kasi talagang babad na babad sa computer yan. Kapag gabi siyang lalabas, gabi na rin ako maligo. Mangangamoy ako. Eh, kailangan kong bumaba minsan. So, kung ano yung pagising ko, yun ang damit ko.
Yun ang damit ko, bababa din ako. Buti na lang mauso ang jacket dito. Nagja-jacket na lang ako, kunwari na lang na okay. Okay yung outfit ko paglabas, yun nakapantulog pala. So ang minsan, pag alam ko na hindi siya papasok, kinukuha ko na yung damit ko, lahat-lahat na kailangan ko sa araw, at saka ilagay ko sa CR, meron naman akong drawer doon, doon ko ilalagay lahat, prepare na lahat para hindi na ako kakatok, hindi na ako mag-antay kung kailan siya lalabas. Ang hirap-hirap ng sitwasyon kapag ganyan yung share room, share ka sa toilet, diba, ang hirap talaga. Until now, hirap na hirap talaga akong makapag-adjust, lalo na yung isa lang talaga ang CR, kasi pag abutin ka na naiihi ka talaga, tapos ayun, gumagamit sila ng CR, o minsan naliligo, natural, diba, pag maligo, medyo matagal-tagal, tapos minsan, naranasan ko na yung nadudumi na talaga ako, pigil na pigil talaga ako, grabe. Yun guys, sobrang hirap talaga kapag share ang CR. Okay lang siguro yung share room, kasi naranasan ko na rin yan, at saka, may privacy ka man o wala, ganyan naman talaga ang mga employers, kahit na may sarili kang kwarto, labas-pasok naman yan sila. Kasi nga, bahay nila to eh, wala tayong pakialam, wala silang pakialam kung kailangan na natin ang katahimikan sa buhay. Pero yung talagang share kayo sa CR, sobrang hirap talaga. Kaya kapag wala yung mga employers ko dito, yun na yung moment ko na maligo ng pagkatagal-tagal, yung parang lahat ng libag ko sa isang linggo, o lahat ng libag ko na naipon na kapag nandito sila, ay kakalkalin ko talaga ang balat ko, kasi pakiramdam ko ang dumi-dumi ko talaga, kasi kapag nandito sila hindi ako nakakaligo ng maayos, talagang wisik-wisik lang kung pwede pa eh, kasi maya-maya yung lalaki, iwan ko ba bakit anong ginagawa sa CR, lagi na lang kumakatok, wala talaga akong privacy, wala naman talagang kahit bibigyan man lang ako ng 10 minuto kapag naligo ako, di ba? Ay ganun talaga yung mga employers dito, walang consideration. Grabe talaga guys, ang hirap-hirap. Sana na hindi naman talaga natin maiwasan na ganyan minsan ang mapupuntahan natin. Kaya dapat marunong tayo sa lahat, no? Marunong tayong dumiskarte. Kapag nandyan sila, bilisan na lang talaga natin. Pag maligo tayo, madaliin na lang natin. Tapos pag wala sila, doon na lang tayo gumamit ng CR, ng banyo, ng shower room nila, ng ayun. Moment na natin to, magbabad din tayo, magbabad sa tubig, kasi walang kakatok, walang magmamadali sa'yo. Yun guys, ganito ang buhay OFW, lalo na dito sa Hong Kong. Hindi talaga yan maiiwasan, lalo na maliit lang ang bahay dito. Meron talaga yung share room, lahat-lahat share, pati sa pagkain share, o diba? Makaka-adjust tayo dyan. Ang hindi lang talaga ako nakapag-adjust kaagad, ang tagal ko na dito ha, malapit ko na matapos ang aking kontrata. Ito talaga, ayaw ko talaga yung isang CR sa loob ng bahay ni employers. Kaya sa susunod, hindi ako pipili ng ganitong klaseng job offer.